siya lang naman talaga, no, ever since is yung babae talagi. Kasi, yes, oo. Lalo, then, nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, nilalayo niya sa amin si Kaloy. Na, so, dapat, bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat, wala doon. Especially, yung walang kinalaman sa training. Dapat, pagdating ni Eldro and ng teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya, sa bahay na tinitirahan niya. Na, ang ginawa ko, syempre, nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is, baka maubos yung anak ko. Yeah, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin si Carlos Yulo, yung ating kababayan na nanalo ng ginto sa Paris Olympic. So ngayon ay nahaharap sa malaking issue si Carlos Yulo dahil nga sa kanyang nanay, dahil nga 'di ba? May laban pa si Carlos Yulo eh. So may tendency pa na sana makuha pa ni Carlos Yulo yung pangalawang ginto or 'di ba? Or maka-silver pa. Tapos makikita to ni Carlos Yulo yung interview ng kanyang nanay na baka ito pa ay maging epekto o maka-epekto ito sa performance ni Carlos Yulo. So panoorin natin kung ano bang pinagsasabi ng nanay ni Carlos Yulo. So wag na natin patagalin pa. Let's go. Yan. So interview po ang ang mama niya. Ayoko mag-ano, no? Siyempre, alam mo na, ano din sa kanila yung X, then red flag din sa kanila yung girl. So, yun yung ano, so sa akin nililigat. So, yung sinasabi niyang girl, yung jowa ni Carlos Yulo. So, ang ginawa ko, siyempre, nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is, baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, inano ko siya, dineposit ko siya under my name sa BPI account dito sa may BPI dito sa Maldito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Mm-hmm. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So, unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya, at otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano sa daw yon, sabi nila for approval pa. Kung kasi isa-surrender ko lang naman yung credit card na yun. Mm-hmm. So, intact yung mga pera niya. Sa tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak ni Kaloy? At sa anak mo, na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Kasi, yes, oo. Lalong lumaki, tapos parang nagkaroon kasi ng training. So, ang issue dito is pera na sabi daw, nilulustay daw ng mama niya yung pera ni Carlos Yulo or si Kaloy at saka yung jowa o girlfriend ni Carlos Yulo. Yan. Camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Monet, dapat pagdating ni Eldro at ng teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh oo, tinanggap niya. Pinakita ni Kaloy, tinanggap niya. Nandun yung mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko yung anak ko, isa lang siya, para lang siyang studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit pa nga siya. So patutulugin ko yung anak ko, minor de edad, kasama siya at yung babae. Diba? Pangalawa, si Miguel, hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na, Angelica, mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel
na matulog din doon. Siyempre, mahirap, puro lalaki eh, di ba, na anything na mapatingin or something, actually yun din yung sabi ni Coach Monay, no? Baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakahanap, maging masama yung bata. Diba? Ay, yung ano yun, yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila, ano, sila, yung papa ni Miguel. Kaya, hindi niya talaga i-allow yung mga ganong. Pero dati mam, naging okay kayo ng girlfriend? O una pa lang talaga? Una, parang medyo okay kasi, nagtatawag-tawag naman sila dito ni ano. So, hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang ano. Then, nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, nilalayo niya sa amin si Caloy na, oo, alam ko, gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Caloy. Gusto rin siyang makasama ni Caloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because of pandemic, di ba? Ilang ano yun. So syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talaga, so, you know, so, kumbaga, to make story short, eh, parang naiinggit yung nanay ni Caloy sa girlfriend kasi nga, yung atensyon ng anak niya na si Caloy napunta na dun sa babae. At the same point, na parang minamat, parang siguro instinct or iniisip kasi ng nanay niya na parang minamanipulate ni babae si lalaki, si Caloy. So parang ganun ang nangyayari. So parang hindi siya sang-ayon sa relasyon nila ni Carlos Yulo. Na to the point na naging na epekto nito sa away nila, hindi na sila nagkakaintindihan ng mag-ina. So ang pangit lang dito kasi dapat hindi siya nagsalita kasi siyempre si Caloy ay meron pang competition na gaganapin, which is kung malaman to ni Caloy o makita ni Caloy yung video ito kasi nag-viral na to eh, kahit sa ang sulok ng social media ay umiikot yung ganitong issue. So makikita at makikita ni Caloy yon bago ang laban. So malaki epekto ito, no? Makaka-epekto to sa performance ni Carlos Yulo kasi 'di ba out of focus si Carlos Yulo sa kanyang competition kasi di naman alam naman natin talaga, hindi naman talaga tao lang tayo, 'di ba? Pag once na maano niya 'yon, malaman o mabasa or makita yung ganung mga statement or ganung mga statement sa social media ay maapektuhan talaga yung kanyang ano, yung kanyang performance, no? So sana nagsalita na lang yung nanay bago yung competition para at least man lang to be fair kay Carlos Yulo kasi karangalan to ng ano ng Pilipinas eh. At the same time parang sinisira niya yung concentration ng kanyang anak at to the point na binawasan na din siya ng mga tao dahil nga sa nagiging issue. So yun. So napaka nakakalungkot lang na supposed to be dapat mag-celebrate yung family, yung both side na dahil nga nanalo si Carlos Yulo ay parang nahatian pa to or nabigyan pa ng intriga. So yun mga kautal, so anong masasabi niyo sa video to? So please comment down below. Maraming salamat po, mabalik tayo lang.